sa daan na tayo bubut ng kasiguran Aurora. They call it the Shargo of the North. So let's check kung Shargo of the North nga talaga to. Pag nasa town na kayo, magtanong-tanong kayo kung saan yung way papuntang Tibo Tidal Pool kasi marami kaming wrong turns. Huwag nyo kaming gayahin. Brace yourself pala, be. Malayo to. Kasing layan ng planet Jupiter. Charot-charot lang. Pag nasa town na kayo, dire-diretso lang kayo. Hanggang sa makita nyo tong sign na to, Barangay Kulat, pasok kayo dyan. Dire-diretso, tapos kanan kayo dyan. Magpas kami, dapat dito kayo. Don't ever ever miss this basketball court. Turn right kayo dito. Beshi, expect a bumpy ride, pero marami naman ng mga daan na ginagawa. Ay, kaya naman. Kailangan. Pag umuulan siguro, huwag nyo nalang dalhin yung sedan nyo dito kasi hindi kakayanin. Ayan dito, ayan. Walang signal, walang way, so magtanong kayo, okay? We're here na. Feeling ko kami lang yung guest dito ngayon. So, pwede kami mag-park dyan kasi wala masyadong guest. Let's go! Yung isa, nakaganon doon. Yung isa, dumuduyan. Tapos ako mag-set up ng tent. Hoy! Nagkakagawa mo dyan! Mag-set up na tayo ng tent. Hindi ka na! Nakakunta mo. Ito si Shane. Shane, tagapagmana nitong resort na to. Ano yung nakuha mo? Pillows? Pengi din! Ano pangalan nitong resort? Pacific Sunrise Beach Camp. Okay, we are at the Pacific Sunrise Beach Camp. From Isabela, that's roughly 6 hours yung biyahe. So kami lang yung naka-tent ngayon dito. Kami lang, I guess, ang mag-overnight. No, kami lang, no? It was at this moment that he knew. He fucked up. Yeah, boy! Walang sense ng mga video clips, pero since nandito na lang din naman kayo eh, sabay-sabay tayong mahilo kasi nga naghabol ako ng aso kong naghabol din ng organic, cage-free chicken, also raised in a stress-free environment along the coast of Pacific Ocean. Kaloka. Magaling pala mahuli, halang-halang. So, ang entrance fee dito is 30 pesos lang, di ba mura? And then, nag-tent na lang kami kasi why not? I mean, we're very adventurous and parang mas okay sa amin nag-tent. And then, yung mga kubo nila, I think that's 1,000. Pero we chose to use our tent kasi mas mura, di ba? Hanggang dito.
Cebu tidal pool ay nalalakad lang siya mula dun sa... Sige, halika dito. Malag ka. So, itong Cebu tidal pool ay malapit lang siya dun sa may Pacifico... Ano yun? Pacific Sunrise. Ayan, Pacific Sunrise Beach Resort kung saan kami nakastay. Ang malapit dito ay yung Paradiso. Pero, ayun, Paradiso de Casiguran. So ayan, may dalawa palang campsite / resort dito. Yung Pacific Sunrise kung saan kami nakastay, katapat niya yung Dalugan Beach na may malalaking alon. January kami nagpunta dito, so I'm not sure lang kung malalaki din ang alon kapag summer. And then yung Paradiso de Casiguran naman ay katapat niya yung Cebu Tidal Pool. Pero mas pinili namin yung Pacific Sunrise kasi nga mas maraming tao dun sa kabila. Kasi nga, you know, katapat niya yung Cebu Tidal Pool. Tapos nung nakita namin na parang kami lang yung guest, pinili na namin yung Pacific Sunrise. Plus points din pala na maraming coconut trees dito. So, Instagrammable, my friend. Ganun. Bebe, ang laki na space mo. Laki na space na higaan mo ah. Morning! Say good morning, Nanki. Kaaga kasi namin natulog kagabi, so... Siguro natulog kami ng... mga alas 8. Kasi ang haba ng biyahe. Medyo pagod kami, tapos nag-enjoy pa kami dun sa habulan-habulan dyan. Nasaan ka na? Ayan! Nag-enjoy ka? So, natulog din to na maaga, tinulugan kami. Maambon. Basa. Tinood ko yan. Lamig. It's drizzling, pero there's the sun. May sun doon, no? Ganda. Good morning, Casiguran. Makikisilong muna kami dito sa may tubo. Gusto mo to? Ha? Pagkain mo, bebe. Chicken! Tapos kami ay... ito. Saging na prito rin. Salamat po. Sige po. Oh, may panimigay si kuya na saging. Second day namin na medyo umuulan. So, morning walk with madaldal na Shane. High tide kasi. So, pag gantong oras, and I guess talagang malakas yung alon, mamaya pakita ko sa inyo, hindi kita yung pool. Mas maganda kapag low tide. 10 a.m., ganyan siya. High tide, so... kita yung magandang view dyan. Kasi Shane. Pasok ka. Saan nalabas niyan? Ah, dyan. Ay, ang ganda. Ako nga, kakasya ba ako, girl? Hindi pa naman ako ganun kataba. Ayan. So, from here, kami sa butas. Pwede kang mag-cliff jumping dito. Ah, sa lakas ng alon. Oh, dyan kami dumaan. Dadaan kami dyan. Sige na. Balik na tayo. Jake, watch out. Wait lang, bebe. Sandal ka dun sa bato. Ako. Nakaganon yung papo ko. Nakaganon natin eh. Andiyan na yung araw. Maaraw na ulit. Ako muna magdadrive. Pagkatapos dun sa may bayan, ako naman na magdrive papunta sa ano. So, babayaran namin dito ay $150 each para sa overnight. I think kasama dun yung ano yung tenting, no? For the gas, medyo expensive lang yung gas. It's up to you na kung saan kayo galing. Kami galing kami ng Isabela and nagpagas lang kami ng 1,500. So, if galing kayo ng Manila,
pa-full tank niyo yung gas niyo. Pa-full tank niyo, then magpa-full tank ulit kayo dito. O, pagpunta namin dito, may discount kami, ha? Ako, libre na. Sasabihin ko kay Papa. Ang bait na batang to. O, siya pala yung ano, nagtitake ng drone namin. Drone shots. Soon kasi maganda siya, super underrated siya. See you next time. Bye-bye.